Okay, mga langga, yung top 3. Yan, yung top 3 natin, an original content. Example dito, mga langga, meron tayo ditong co-creator, content creator, bago lang, this week lang po na, meron siyang vlog, and ito si, ano, ito si, ayan, gagawan ko siya ng bukod na, ano, dito. Ayan, meron siyang 1 million, 2 million views, mga, so, invited siya sa in-stream ads, natuwa siya, kasi syempre, million views. Imagine ba ng Family Feud, yan, si Kat yan, o kaya yung mga America's Got Talent. Mga langga, yung mga mahilig na mag-copy niyang mga ganong content, iwasan nyo na, mga langga, itigil nyo na yan, kasi ngayon tatanggap kayo, okay pa, pero someday, pag mga daanan, matsyempohan ni Meta yung inyong account, naku, magsisisi lang kayo, mga langga, kaya iwasan nyo na yung mga ganon. Create your original content, yun lagi ang paulit-ulit ni Meta. Yun yung purpose kung bakit hinire ka, hindi kundi mamupya. Okay? Sasahuran ka ni Meta based on your original content, yung pinaghirapan nyo. Huwag yung nangungupya ka doon sa mga sikat na nakabuild na ng trust o yung ano ng mga tao. Kung sino man yung gumagawa yan ngayon at hindi pa monetize, o kaya kahit monetize na, mga langga, mag-iba ka na, magbabaong buhay ka na. Kasi magkakaproblema someday, magsisisi ka. Ang dami ko ngayon na kahit monetize na na matagal-tagal na nagpe-perform sa kanan nila na ano na re-restrict. Ibig sa, so kayo nating sumunod talaga ngayon kasi naghihigpit na si Meta sa kanyang mga standard operating procedures, mga bebe ko. Ayan. Top 2 na naman natin. Top 2 na bawal. Top 2 na bawal. Ayan. Yun yung dab smash. Ayan. Ano ba tong dab smash na to? Ito yung dab smash. Yun yung kadalasan nakikita natin ngayon na nakakatawa. Nakaka-entertain talaga siya kasi matutuwa ka, comedy siya. Ngayon, mga langga, ito po ay yun yung may audio na gagamitin ka. Ako din. Ang dami kong ganyan. Ang dami kong ganyan. Kaya nga gusto ko i-delete na din siya eh. Bawal po pala siya, mga langga, ha? Kasi si, yan, si Ma'am Shalens din. Si Ma'am Shalens na sampulan din. Meron part. Kaya isa siya sa mga dahilan kung bakit na demonetize yung page account niya. Una, yung personal account demonetize last year, October 2022. Tapos ngayon naman, bago lang yung page niya. Yung page niya, yun yung mga content niya, yung mga dab smash, yung mga may background music. Oo, sumasahod siya ngayon ng ilang buwan, pero ngayon, nadidetect na. So, ibig sabihin, kung dati hindi siya mahigpit, ngayon, naghihigpit na. Siguro, ang nire-review ngayon ni Meta, yung inuna, yung tinututukan niya ng pansin yung mga higher earner. Yung mga higher earner ang tinutukan ngayon ni Meta. Kaya ingat-ingat na tayo, mga langga, sa mga baguhan, sa mga nag-umpisa pa lang. Sumunod na tayo. Sumunod na tayo, huwag na tayo matigas ang ulo para hindi tayo makick out. Hindi tayo magsisisi bandang huli, okay? Number one, ito affected din ako. Ayan, yung top number one, mga langga, no, yung background music. Hindi bawal actually ang background music, pero depende. Depende siya sa music na ginamit nyo, okay? So, ganito, kasi yung may mga brand sa Reels, di ba? Ang dami ng mga background music. Magaganda, mamimili ka. Diyos ko, tuwang-tuwa ka kasi ang saya-saya. Ang ganda tignan, pero sigurado ka ba? Safe ba yun? Wala bang copyright issue? Kasi alam nyo, mga langga, kahit nasa Reels yan, recommended ni Facebook yan, yan nandun yan sa Meta, searchable yan eh. Hindi naman yan, ano, hindi tayo sigurado na safe yun, na walang copyright issue yun. Kaya, hanggat maaari, huwag nyo nang gamitin. Iwasan nyo na yan, mga langga, kasi hindi natin alam kung alin yung safe na ano, alin yung no copyright issue dun sa music na yon. Yan, sa mga mahilig dyan, alam ko madami pa kayo. Ang dami kong dinilit niyan, mga langga. Kung hindi ko dinilit yung mga reels, ay yung mga background music na yon, yung may mga video na may mga background music na yan. 32 yun, mga langga, lahat ng videos ko. Kasama ang live ko na dinilit. Wow. Bago ako invite ni stream ads. Alam nyo, sobrang, nung gabi na yun, naglilinis talaga ako kasi alam ko nasa 4,400 na ako nung gabi na. Bago ako matulog, 2:30. 4,400, sabi ko malapit na ako, kailangan ko maglinis ng account. So, lahat ng house pati page nililinis. Mga langga, sana may natutunan kayo. Sana may makuha kayong aral dito sa ating video na to. Kaya, kung meron kayong comment kayo, mga suggestion, pwede kayo mag-comment below, ha, mga langga, para ma-discuss natin, ma-tackle natin yan. Talaga, nakaka-overwhelm ang mga standard operating procedure ni Meta. Ayan, ang dami kasi, sobrang dami. Ang daming pasikot-sikot. Ang dami, hindi mo alam kung saan ka ba. Hindi biro ang mag-research ng mga bawal, ang dami talagang maligtaan mo siya. Kaya, hanggat maaari, makinig tayo sa mga tutorial, lalong-lalo ngayon, kasi mas mahalaga ngayon, mga langga, malalaman natin lahat, yung mga bawal, o yung mga restriction, na violation, kailangan natin malaman yun. Kasi yung mga paano magpataas, ang pagpataas-taas, yung mga technique na yan, kung hindi naman kayo compliant sa ano, sa mga SOP ni Meta, nag-violate naman kayo, so yung test, madidilit lang yan, diba? Ayan, kaya mga langga, sana may natutunan kayo, please follow for more videos and update. Thank you so much.